Good day to all our viewers. Today's topic is generating patterns in sequences. Specifically, at the end of this video, the learners are able to, number one, generate patterns. Number two, find the first few terms of a given sequence. So before the lesson, let's have a drill. You will supply the next three terms in the sequence. Okay, number one. For number one, we have 2, 4, 6, 8. So ano kaya yung mga sumusunod na terms? 2, 4, 6, 8. So yung susunod na terms natin should be, okay, dapat 10. Okay, 12. And then we have 14. So for number 1, nagpa-plus ka ng 2 para makuha yung mga sumusunod na terms. What about number 2? We have negative 1, negative 3, negative 5. So ano kaya yung susunod? Negative 1, negative 3, negative 5. So yung next terms natin should be negative 7. Ano yung susunod? Negative 9. And then we have negative 11. Okay. Dito naman sa number 2, nagpa-plus ka ng negative 2 para makuha yung susunod na term ng ating sequence. Next, what about number 3? We have 5, 10, 15. So, 5, 10, 15, yung susunod naman natin na term ay 20. Then we have 25. And then we have 30. For number 3, nagpa-plus naman tayo ng 5 para makuha yung mga sumusunod na terms. Now, let's proceed to number 4. Given natin is 21, 17, 13. So, 21 naging 17, 17 naging 13. So, ano kaya yung mga sumusunod? Yung susunod na numbers natin should be 9, okay, followed by 5, followed by 1. So, dito naman sa number 4, nagsusubtra ka ng 4. No? So, 21 minus 4 is 17, 17 minus 4 is 13, 13 minus 4 is 9, 9 minus 4 is 5, 5 minus 4 is 1. Okay, next. Let's try number 5. We have negative 12, negative 10, negative 8. So, yung mga sumusunod na numbers should be negative 6, negative 4, and then we have negative 2. Dito naman, nagpa-plus ka ng 2 para makuha yung susunod na term. Kasi negative 12 plus 2 is negative 10. Negative 10 plus 2 is negative 8. Negative 8 plus 2 is negative 6. Negative 6 plus 2 is negative 4. Negative 4 plus 2 is negative 2. So, yung mga binigay kong example sa inyo na to, ang tawag natin dyan ay sequence. When we say sequence, a sequence of numbers is the set of numbers arranged in a definite order. Meaning, meron tayong order kapag ka sequence ang pinag-uusapan. Okay? The numbers that make up the sequence are called the terms. So, yung mga numero na bumubuo sa sequence, ang tawag natin doon ay terms. The terms are formed according to some fixed pattern or rule. So, yung mga terms ng sequence ay mayroong sinusunod na pattern o kaya rule. Okay? So, here is another situation showing sequence. Yan. So, here is a sequence of figures made from dots. Tingin tayo dito sa ating mga illustrations. Figure 1, figure 2, figure 3, figure 4. Okay? Ang sequence kasi class, pwedeng isulat in table form. Gaya po nung nandito sa nasa baba. Okay. Ito kasi naka-tabular form siya. Yung N at saka A sub N na to, si N, ito yung figure number. Kung siya ay figure 1, figure 2, figure 3, figure 4. Yung A sub N naman dito na sinasabi, ito yung bilang ng dots kada figure. Halimbawa, sa figure 1. Di ba sa figure 1, ang bilang ng dots natin 2, o kaya siya dito 2 ang nakalagay. Sa figure 2 naman, ilang dots meron, kaya 4 ang nakalagay. Sa figure 3, 6, at sa figure 4, 8 dots naman meron siya. Actually, ito yung ating pinaka-sequence, 2, 4, 6, 8. Kaya lang dito kasi, nakasulat lang siya in tabular form, naka-table lang siya. Pero ganun pa rin ang ibig niyang sabihin. Na? Okay. Now, aralin natin yung given table na yan.
So, sa unang table, we have n. Tapos, ang values natin, 1, 2, 3, 4. Tapos, dito naman, ang a sub n natin ay 2, 4, 6, 8. Pag nilista natin yan as an ordered pair, halimbawa ito, kinuha natin to as an ordered pair. So, yung una ay 1, 2. Ayun siya. Then, we have 2, 4. Ito siya. 3, 6. And then, 4, 8. So, ito yung makukuha natin na list. Tama? Kung mapapansin nyo, si 1, 2, 2, 4, 3, 6, at 4, 8, walang naulit na x-coordinate. Di ba kapag walang naulit na x-coordinate, ang tawag natin dyan ay function. Okay? So, sa function na to, ang domain natin ay 1, 2, 3, 4. When we say domain, ito yung x-coordinates or yung unang mga numero, kada pares. So, ang domain natin dito ay 1, 2, 3, 4. At ang range naman natin, ito yung second numbers natin. Or ito yung mga y-coordinates, ang range natin ay 2, 4, 6, 8. Mapapansin nyo, yung range natin na 2, 4, 6, 8, ito siya, tama? Si 2, 4, 6, 8, actually, ito yung ating original na sequence. Okay? Sa pangalawang table naman, makikita nyo na meron tayong presence ng tatlong tuldok na to. So, yung tatlong tuldok na to, ang tawag natin dyan, ellipsis. Ibig sabihin ng ellipsis, meron pang kasunod yung ating sequence. Okay? So, dito naman, sa second table, ang domain mo ay 1, 2, 3, 4, and so on. Ibig sabihin nito, walang katapusan yung ating domain. At ang range naman natin ay 2, 4, 6, 8, and so on. Okay? Next. Ayan. So, base dun sa ating given table kanina, another way to define sequence is this. A sequence is a function whose domain is the finite set. 1, 2, 3, 4 until n, or the infinite set, 1, 2, 3, 4, and so on. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang sequence pwedeng isulat na tabular form or pwede rin siyang isulat na list of numbers lamang. So, gaya ng nakalagay dito, no? So, si finite sequence, pag sinabing finite sequence, merong katapusan yung ating sequence. So, ang finite sequence natin, ito. So, 2, 4, 6, 8. Ayan. So, ito rin yan. Kaya lang dito naka-tabular form. Dito, ang domain mo ay 1, 2, 3, 4. Tama? Ang first term mo, kumbaga, ay si 2. Ang second term mo ay si 4. Ang third term mo ay si 6. Ang fourth term or last term mo ay si 8. So, this is an example of a finite sequence. On the other hand, ito naman yung tinatawag natin na infinite sequence. Pag infinite sequence, meron siyang ellipsis or tatlong tuldok. Ibig sabihin nun, walang katapusan yung ating sequence. So, dito, naka-tabular form lang siya. Pero actually, ito yung ating pinaka-sequence yan. Si 2, 4, 6, 8, and so on. Si first term ay 2, ang second term natin ay 4, ang third term ay 6, ang fourth term ay 8, and so on. So, dalawa ang klase ng sequence. Pwedeng finite sequence, may katapusan or hangganan, at infinite sequence, walang katapusan or walang hangganan yung ating sequence. Okay? Next. Balik tayo dun kanina sa example natin sa table, no? So, sa table na to, which is the same as 2, 4, 6, 8, ang tawag natin kay 2, kay 4, kay 6, at 8 na mga numbers na bumubuo ng sequence, ang tawag po natin dyan ay terms. Maliwanag? At lahat po ng terms ay merong sinusundan na pattern. Yung pattern po na yun can be written as a formula. So, dito, ang pattern niya or formula ay a sub n equals to n. Ang basa natin dito ay a sub n. Okay? A sub n. A sub n equals to n. Ito yung pattern or rule. Ngayon, hindi nyo pa naaaral kung paano bakunin ng nth term or nth rule. Pero sa mga susunod nating videos, ipapaliwanag ko kung paano yan kinukuha. By the way, ang tawag natin dito sa formula ay nth rule or nth term sa ibang references. The nth rule of a sequence is a formula that describes the given sequence. So ngayon, ang next task natin is paano kukunin ang sequence kapag ang ibinigay ay nth term or nth rule. Magbigay tayo ng halimbawa. Okay. Find the first 5 terms of the sequence given the nth term. So, dito sa nakikita ninyo, ang ibinigay na to ay mga nth term. Pag sinabing nth term, ito yung formula ng
nag-i-illustrate sa pattern ng isang sequence. So, ano kaya yung sequence kapag ito yung binigay? So, sagutan muna natin si number 1, which is a sub n equals n plus 4. Okay, so a sub n equals n plus 4. Para makuha natin yung first 5 terms, dahil first 5 terms yung hinahanap, papalitan mo lang si n ng 1, 2, 3, 4, at 5. So, simula natin kay n equals 1. So, if n is equal to 1, papalitan mo lang si n ng 1, kopyahin mo lang, so that's a sub n is equal to n plus 4. So, kapag pinalitan mo si n ng 1, that will become a sub 1 is equal to 1 plus 4. Sa substitute mo lang po si 1. Lahat ng n papalitan ng 1. So, therefore, a sub 1 is equal to 5. Ayan. So, nakuha na natin si a sub 1. Next, kunin naman natin si a sub 2 or yung second term. Para magawa yon, let n be equal to 2. This time naman, yung formula or nth term natin na a sub n equals n plus 4, papalitan mo ngayon si n ng 2. So, that becomes a sub 2 is equal to 2 plus 4. And what is 2 plus 4? Alam natin that 2 plus 4 equals 6. So, therefore, a sub 2 is equal to 6. Ayan, nakuha na natin si a sub 2. Next, kunin naman natin si a sub 3. Para makuha si a sub 3, we let n be equal to 3. Sulat natin yung nth term. The original nth term is a sub n equals n plus 4. Kinopya lang natin yung formula na given. Ito sa taas. So, this time, ang n natin ay 3. So, papalitan mo lang. So, a sub 3 is equal to 3 plus 4. And what is 3 plus 4? Very good. That's equal to 7. So, a sub 3 is equal to 7. So, ito yung ating a sub 3. Next, dahil first 5 terms yung pinapahanap sa atin, so continue natin yan hanggang 5. If n equals 4, okay, so a sub n natin is equal to n plus 4. Substitute mo lang, so that will become a sub 4 is equal to 4 plus 4. And what is 4 plus 4? Okay, a sub 4 now equals 4 plus 4 is equal to 8. So therefore, ang fourth term ng ating sequence ay 8. Last, kasi first 5 terms lang, ano? N equals 5 naman. Kung si n po ay 5, we just copy the nth term, a sub n equals n plus 4. So, palit mo lang siya. So, magiging a sub 5 equals 5 plus 4. And what is 5 plus 4? 5 plus 4 equals 9. So, therefore, a sub 5 is equal to 9. Nakuha na natin yung first 5 terms ng ating sequence. Okay? Dahil nakuha na natin yung first 5 terms ng ating sequence, pwede na nating ilista yung ating pinaka-sequence. So, ano kaya yung pinaka-sequence natin dito? So, yung magiging answer natin dito is, lilista mo lang yung mga nakuha mong sagot. So, yung a sub 1 natin ay 5. So, the first one is 5, comma. Yung second term natin ay 6, comma. Yung third term natin ay 7. Yung fourth term natin ay 8. Ang next term natin ay 9, comma, and so on. So, this is now our final answer. Ito yung ating final answer. 5, 6, 7, 8, 9. So, yun yung ating sequence. Ito yung ating sequence gamit yung ating end term. Nagkakaintindihan sa example 1? Okay, next, let's try example number 2 naman. Kunin natin ang nth term ng sequence na to. So, same process lang ang gagawin. Kukunin natin ang first 5 terms. No? So, same process. Unahin natin na n equals 1. Kopyahin natin yung given natin, which is a sub n is equal to 2n minus 1. Pag pinalitan mo si n ng 1, that becomes a sub 1 equals 2. Si 2n, ibig sabihin niyan 2 times 1. So, ito magiging 2 times 1 minus 1. Unahin muna natin si 2 times 1. What is 2 times 1? So, alam natin 2 times 1 is 2. So, ito magiging 2 minus 1. 2 minus 1, last step, that's equal to 1. So, ibig sabihin, ang a sub 1 natin is 1. Next, kunin naman natin si a sub 2. For a sub 2,
we let n be equal to 2. Kopyahin natin yung original nth term. A sub n equals 2n minus 1. Papalit mo lang si 2 kay n. So, magiging a sub 2 equals 2 times 2 minus 1. So, copy a sub 2 equals 2 times 2, that's equal to 4. Copy minus 1. Okay, what is now 4 minus 1? 4 minus 1 is equal to 3. Very good. So, ibig sabihin, yung next term natin ay 3. Continue lang natin. If n is equal to 3, kopyahin lang natin yung ating nth term na a sub n equals 2n minus 1. So, papalitan natin si n ngayon ng 3. So, magiging a sub 3 equals 2. Okay, 2n pa rin kasi yun, ano? So, 2 times 3 minus 1. So, that becomes a sub 3 is equal to 2 times 3 is 6 minus 1. So, 6 minus 1, that's equal to 5. So, ang third term ng ating sequence ay 5. Okay, tuloy lang natin. So, kung si n naman po ay 4, if n is equal to 4, tuloy lang natin dito sa baba. So, a sub n is equal to 2n minus 1. So, papalitan mo lang to, magiging a sub 4 equals 2 times 4 minus 1. So, a sub 4 equals 2 times 4 is 8. And 8 minus 1, okay, 8 minus 1, that's equal to 7. So, ang ating fourth term ay 7. Last, yung fifth term natin or last. So, hanggang 5 lang tayo kasi nga, first 5 terms lang yung hinahanap. So, a sub n equals 2n minus 1. So, substitute mo lang, magiging a sub 5 equals 2 times 5 minus 1. So, we now have a sub 5 equals 2 times 5 is 10. And 10 minus 1, okay, 10 minus 1, that's equal to 9. So, therefore, ang last term natin ay a sub 5 equals 9. So, dahil nakuha na natin yung first 5 terms, pwede na nating isulat yung ating sequence. So, yung sequence natin, yung first term natin ay 1, comma, followed by 3, followed by 5, followed by 7, followed by 9, and so on. Lagyan lang natin ng ellipsis. So, this is our final answer. Okay, sana nagkakaintindihan tayo sa pagkuha ng sequence given the nth term. Let's try number 3. Okay, ang given nth term naman natin ay a sub n equals 8 minus 3n. So, ganun pa rin yung process natin. We are asked to find the first 5 terms. So, we let n be equal to 1 sa una. Ang nth term natin, kopyahin mo lang, a sub n equals 8 minus 3n. Palit mo lang. So, a sub 1 equals 8 minus 3 times 1. A sub 1 equals 8 minus 3 times 1, that's equal to 3. So, naging 8 minus 3. And 8 minus 3, that's equal to 5. So, therefore, ang a sub 1 natin ay 5. Next, what if n naman equals 2? Kopyahin natin ulit yung nth term. A sub n equals 8 minus 3n. So, that will be a sub 2 equals 8 minus 3 times 2. So, a sub 2 equals 8 minus 3 times 2 natin is 6. So, 8 minus 6, of course, that's equal to 2. So, therefore, ang a sub 2 natin ay 2. Last, next naman is not the last. Next naman natin is n equals 3. So, kapag si n naman ay 3, so, kopyahin natin a sub n equals 8 minus 3n. So, palit mo lang, that becomes a sub 3 equals 8 minus 3 times 3. So, a sub 3 now equals 8 minus 3 times 3, times muna natin yun, that's 9. So, a sub 3 is equal to negative
1. Kasi 8 minus 9 is negative 1. So, yun yung ating third term. Next, continue natin hanggang kay 4 at saka kay 5. So, if n equals 4, ganun pa rin, a sub n equals 8 minus 3n. So, substitute mo lang, a sub 4 equals 8 minus 3 times 4. A sub 4 equals 8 minus 3 times 4 is equal to 12. Tama. So, a sub 4 equals 8 minus 12, that's equal to negative 4. So, ang fourth term natin ay negative 4. Okay. Next, ito na siguro yung last. N equals 5. So, magiging a sub n is equal to 8 minus 3n. So, that will be a sub 5 equals 8 minus 3 times 5. So, a sub 5 equals 8 minus 3 times 5 is 15. And what is 8 minus 15? 8 minus 15 is negative 7. So, ang last term or fifth term natin ay negative 7. So, dahil nakuha na natin yung first 5 terms, lilista natin yung ating final answer. So, una natin is 5. Next is 2. Next is negative 1. Next is negative 4. Next is negative 7. And so on. So, ito yung ating final answer. I hope clear sa inyo itong examples 1, 2, and 3 na pagkuha ng sequence. So, given the nth term. So, magbigay tayo ng additional examples. Okay, additional examples. Find the first 4 terms of the sequence given the nth term. Napansin nyo dito, kakaiba naman yung nth term na binigay. At ang kukunin natin dito ay first 4 terms. So, kapag first 4 terms, ibig sabihin nun hanggang 4 ka lang. Hanggang n equals 4. So, sagutan natin si number 1. Okay, for number 1, ito yung given natin, a sub n equals 3 raised to n. So, first 4 terms lang. Unahin natin kay 1. N equals 1. Kopyahin. So, a sub n equals 3 raised to n. So, pag pinalit natin si 1, a sub 1 equals 3 raised to the first power. At alam natin na si 3 raised to the first power is equal to 3. So, ang first term natin is a sub 1 equals 3. Next, kung si n naman ay equal kay 2, so yung nth term natin, the same, a sub n equals 3 raised to n. Papalitan naman natin ngayon si n ng 2. So, magiging a sub 2 equals 3 raised to 2. So, a sub 2 equals, si 3 raised to 2 or 3 squared, ibig sabihin yan ay 3 times 3. And what is 3 times 3? 3 times 3 is equal to 9. Therefore, ang second term natin ay 9. Next, kunin naman natin si a sub 3. So, n equals 3. Same pa rin ang ating nth term, which is a sub n equals 3 raised to n. So, magiging a sub 3 equals 3 cube. O, paalala, si 3 cube, ibig sabihin ni 3 cube ay 3 times 3 times 3. Tama? So, 3 times 3 is 9. Times 3, that's equal to 27. So, alam natin na yan ay 27. So, ibig sabihin, pag sinimplify natin ito, that is equal to a sub 3 equals 3 cube is equal to 27. Therefore, ang third term natin ay 27. Okay, last. N equals 4. So, ganun pa rin po yung ating sequence. A sub n is equal to 3 raised to n. So, papalitan ngayon natin si n ng 4. So, magiging a sub 4 equals 3 to the 4th power. A sub 4 equals, si 3 to the 4th power, ibig sabihin yan, 4 na 3. So, 3 times 3 times 3 times 3. So, 3 times 3 is 9. 3 times 3 is 9. Pag pinag-times to, that's 81. So, therefore, ang sagot natin dito ay 81. Ang fourth term natin ay 81. O, dahil first 4 terms lang ang hinahanap, ang sagot natin should be
So, yung unang term ay 3, followed by 9, followed by 27, followed by 81. So, yan yung first four terms. Tapos, kung may karugtong pa, so, lagyan mo lang siya ng ellipsis. So, this is our final answer. Nagkakaintindihan? Next example tayo. Try naman natin ito si number 2. A sub n equals negative 2 raised to n. Kunin ulit natin ang first four terms. So, para magawa yon, so, n equals 1, simulan natin. So, a sub n equals negative 2 raised to n. Papalitan natin si n ng 1. So, magiging a sub 1 equals negative 2 raised to 1. So, pagka 1 lang, yun na rin siya. So, a sub 1 natin is negative 2. So, yun yung ating unang answer. Next, n naman equals 2. Pag 2 naman siya, so magiging, kopyahin lang natin, a sub n equals negative 2 raised to n. So, ito magiging a sub 2 equals negative 2 squared. Okay, so a sub 2 equals, pagka negative 2 squared, diba, ibig sabihin ni negative 2 squared, pag sinabing negative 2 squared, ibig sabihin yan, negative 2 times another negative 2. So, pag tinimes natin, ang negative times negative becomes positive. So, ito magiging positive 4 po siya. So, ang sagot natin dito should be 4 or positive 4. So, yun po yung ating a sub 2. Next, is a sub 3 naman tayo, hanapin natin. So, ganun pa rin. Para makuha yon, ang n mo should be equal to 3. Formula, the same, a sub n equals negative 2 raised to n. So, magiging a sub 3 equals negative 2 raised to 3 or negative 2 cube. So, a sub 3 equals, o paano si-simplify si negative 2 cube? Si negative 2 cube, para i-simplify yan, ibig sabihin yan, tatlong negative 2. Ibig sabihin yan, negative 2 times negative 2 times another negative 2. So, paalala, negative 2 times negative 2 is positive 4. Tama. E may negative 2 ka pa dito. Tama. So, 4 times negative 2 should be negative 8. So, ang sagot natin dito is negative 8. So, ito yung ating third term of the sequence. Okay? So, burahin lang muna natin itong ating part na to para may space pa tayo kay n equals 4 naman. Pag n equals 4 naman, so we let n, okay, we let n be equal to 4. So, ganun pa rin, a sub n equals negative 2 raised to n. Palitan mo lang si n ng 4. So, a sub 4 equals negative 2 to the 4th power. A sub 4 equals, pag sinabing negative 2 to the 4th power, apat na negative 2. So, negative 2 to the 4th, ibig sabihin yan, apat na negative 2. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? So, negative 2 times negative 2 is positive 4. Negative 2 times negative 2, that's positive 4. 4 times 4 is 16. So, ibig sabihin, ang sagot natin dito should be 16. And that is the fourth term of our sequence. Ngayon, kapag ka tinanong na sa atin yung pinaka-sequence niya, susulat mo lang yung first four terms na na-compute mo. So, yung mga answers natin ay negative 2, okay, 4, followed by negative 8, followed by positive 16 or 16, and so on. So, ito yung ating final answer. Okay? I hope clear sa inyo yung ating topic. Okay, paano naman pagka ganito? So, additional examples. Let's find the indicated term of the sequence given the nth term. So, binigay yung nth term, kaya lang, specific term lang yung hinahanap. Halimbawa, sa 1, ito yung nth term niya. A sub n equals 7n minus. So, ang hinahanap lang, a sub 8. Sa number 2 naman, a sub n equals 5n yung nth term. Ang hinahanap lang ay a sub 6 or the 6th term. Pagka ganun, kung ano lang yung hinahanap, yun lang yung isa-substitute nyo. So, gawin natin example si 1. Limbawa sa 1, ito yung given.
Ang given natin ay a sub n equals 7n minus 2. Hinahanap is a sub 8. Oh, dahil a sub 8 ang hinahanap, papalitan mo lang si n ng 4, ng 8. So, n equals 8. Tama? Kopyahin mo. So, a sub n equals 7n minus 2. Substitute mo lang. So, a sub 8 equals 7 times 8 minus 2. So, a sub 8 equals 7 times 8, that's equal to 56. And 56 minus 2, well, what is 56 minus 2? Okay, 56 minus 2 is equal to 54. So, yun na siya. Yun lang yung hinahanap na answer. Yun na yung pinaka-final answer natin. Okay, next. So, last example ito, a sub n equals 5 raised to n. Ang hinahanap naman ay a sub 6. O, dahil a sub 6 yung hinahanap, we let n be equal to 6. So, kopyahin natin, a sub n equals 5 raised to n. So, that will be a sub 6 is equal to 5 raised to 6. O, ano si 5 raised to 6? Si 5 raised to 6, ibig sabihin yan, 6 na 5. So, 5 times 5 times 5 times 5 times 5 times 5. So, times times mo lang. 5 times 5, that's equal to 25. And this is also 25. And this is also 25. O, times times mo lang. O, what is 25 times 25? So, 25 times 25, that's equal to 625. Eh, meron pa akong natira na 25. So, last na lang. What is 625 times 25? So, 625 times 25, pag tinimes natin yan, ang lalabas nating answer ay 15,625. So, ibig sabihin, yan yung ating hinahanap na term. A sub 6 equals 15,625. That is the sixth term of our sequence. I hope nag-enjoy kayo sa ating lesson. Thank you for watching.